Ayan. Sterilize na yung mga toys niya. Inamoy ko talaga, no? What's up mga ka-jigger? Welcome back po sa aming channel. My name is Sharleen. So for today's video po, mag-unbox po tayo ng binili kong UV sterilizer from Babybee. Actually, matagal ko na po talagang gustong magkaroon ng sterilizer. Kaya lang medyo pricey po kasi and wala akong mahanap na affordable na sterilizer sa mall. So last night, nakita ako sa online ng sterilizer na very affordable siya. Actually, ang original price niya talaga is 7,999. Pero nabili ko na lang siya ng 3,999. Na-order ko lang siya sa Babybee Instagram, Babybee PH, and pwede rin kayong mag-order sa kanila sa Facebook page nila at Babybee. Sobrang bilis lang ng transaction nila. Nagbayad lang ako sa online kagabi and then kaninang umaga, pinadala na nila via Lalamove. So pag within Metro Manila ka lang, madali nilang mapapadala sa'yo, mabilis nilang mapapadala. Pero kapag outside ka, I think 2 to 3 days pa. So sobrang saya ko nung dumating siya kaninang umaga. Kaya sabi ko, ipapakita ko na sa inyo ang pag-unbox at pag-try natin dito sa UV sterilizer. First, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nasa labas ng box. Dito, sa harapan, makikita nyo lang, Babybee UV sterilizer, BUB6900. And then, nakalagay din dito yung mga features niya, which is Philips UV lamp, yung ilaw niya sa loob. And then, UV disinfection sterilization. And then, drying disinfection. Turbine thermal cycle technology. Buzzer sounds indicator, easy to operate, light indicator, and filter. So, ayan, yan yung nasa labas niya. Tapos, meron din dito yung colors nila. Merong white and merong parang blue-green. So, ang binili ko is yung color white. So, para pwede siya sa if baby girl or pwede rin siya sa baby boy. So, yun talaga yung gusto ko. Kaya halos lahat ng mga gamit ni baby is neutral talaga. So, ayan. Next, so dito naman po tayo sa kabilang side. Dito, nakalagay yung model niya, which is BUB6900. And then, yung capacity, 7L. Material, PP-SUS 304. Sterilization power niya is 4W. Dimension, 28x28x28x24.7 cm. So, ayan. Okay, so pag-open nyo ng box, makikita nyo kagad dito, ayan, yung packaging niya. So, ayan siya. Meron lang ditong parang, yung parang safety tray niya. And then, yung naka-plastic siya. Tapos, yung manual nandito din. And then, ayan na siya sa loob. So, tanggalin lang natin and then papakita ko na sa inyo. Okay, guys. So, ito na yung itsura niya pag tinanggal nyo sa box. So, meron lang siyang parang safety tray. Para lang hindi siya masira or pag nalaglag. So, tanggalin lang natin. And then, ayan. Tapos, naka-plastic siya. So, tanggalin na rin natin siya sa plastic. Ayan. Actually, maganda yung size niya. Not bad. Kasi, pwede siyang dalin kahit saan. Hindi siya ganun kalaki. Sa harapan, meron sila ditong logo, which is yung Babybee na logo. And then, nandito yung power button niya. So, meron dyang auto, sterilize, dry, and storage. Tapos, dito sa ibabaw, meron lang siya yung indicator niya. I think LED to, yung indicator na to, yung parang ilaw niya. And then, sasaksakan naman niya, pang tatluhan. So, kailangan ito ng adapter. And then, dito sa likod, parang dito yung pinapalitan yung parang filter niya. Kasi dito sa manual, meron siyang kasama. Ayan o. Ayan. Diyan lumalabas yung pinaka-air niya. So, ikakabit lang natin. Ayan. Ayan yung itsura ng likod. And then, yung side niya, ganyan lang din. And then, yung harap. Ayan. Okay? So, ngayon, i-open na natin itong ating UV sterilizer para makita na natin kung anong meron sa loob. So, ayan. Pag in-open mo siya, meron lang ditong mga karton. Tanggalin lang natin.
Yan. Tapos, sa loob niya, pag open niyo, makikita niyo kagad na nandito yung kanyang, yung bulb, yung ilaw niya. And then, meron lang ding lagayan. Ito, kung may mga maliliit kayong gamit ni baby, pwede niyong ilagay dito. Pero kung gusto niyo ng mas spacious siya, pwede namang tanggalin and then mas malaki na yung mapaglalagyan nyo. Marami na kayong malalagay dito. I think sakto naman dito yung mga baby bottles ni baby. Actually, madali lang siyang ikabit tsaka tanggalin. Ayan o, sobrang dali lang. Angat mo lang and then ibabalik mo lang din ang ganyan. So, ayan. Okay guys, so bago natin itry tong UV sterilizer, tignan muna natin tong manual nila kung paano gamitin. So, itong manual nila, nandito naman na lahat ng mga instructions. Tapos, andito din kung paano yung preparation for operations. Tapos, yung mga functions and operations. Nandito naman siya lahat. Sabi dito, sa dry function niya, the function is used only when drying objects. There are no need sterilization. So, ito yon yung dry na sinasabi. Next, sterilize function. Sabi, the function is used only when sterilizing objects. There's no need drying, so hindi mo na kailangan mag-dry. And then next, sabi naman dito sa auto function, the function is used when the drying and sterilization are needed together. So I think ito na itatry natin mamaya, yung sa auto. Sabay na siya. So yan. And then, meron din sabi, storage function, to be used when the bottle is kept cleanly. So yon, ito naman yon yung storage. So pwede mo lang din dito ilagay yung bottle. Kapag gusto mo lang talagang ma-maintain siya na ano, na malinis. Meron lang ako dito pala, pakita ko sa inyo guys. So, meron lang ako dito mga baby bottles ni baby. Na-try natin to sa auto. Sa auto naman to. So, para both dry and sterilize. Meron din ako dito mga toys ni baby. So, dito sa toys ni baby, siguro gawin lang natin, sterilize lang siya. Kasi since dry naman yung toys ni baby. Tara, simulan na natin! Exciting! Okay, so ayan, nasaksak ko na siya guys. Pag sinaksak nyo pala siya, may tutunog lang sa kanya na parang ting, ganon. Para sign lang na gumagana na siya. So ngayon, itatry na natin ilagay muna yung mga toys ni baby. Since ito na yung dry. Actually, wala pa si baby pero sobrang excited na ako sa lahat. So itatry na natin para pagdating niya, alam na natin gamitin. So, nandiyan na sa loob yung laruan. And then, makikita nyo, umilaw lang siya, diba? Pagsara ko. So, since dry na yung laruan, pipilutin lang natin dito yung sterilize. So, sterilize. So, lalabas dyan kung ilang minutes yung gusto nyo. Bawa, 11 minutes. So, merong 11 minutes. Pag pinindot nyo ulit, meron din 16 minutes. Ayan. Tapos, pag pinindot nyo ulit, may 21 minutes din. So, depende sa inyo. So, try natin ng 11 minutes lang. So, antayin lang natin and then, a-update ko kayo after this. A few moments later. Okay, guys. So, ayan. Tapos na mag-sterilize yung mga toys ni baby. Actually, pagtapos niya, may tutunog lang ulit. Nating ganyan. Yun. And then, ito na. Ayan. Sterilize na yung mga toys niya. Pinamoy ko talaga, no? Pero, ayan, na-sterilize na itong mga toys ni baby. So, ina-next naman natin yung bottles ni baby na ginawa ko, hinugasan ko siya para wet. Ayan, o. Para matry natin yung auto. So, dito ko lang nilagay sa ibabaw yung mga maliliit na bagay. So, try natin. Naman ng meron ito. Titingnan natin kung talagang madadry siya. So, basa yan. Lagay natin. So, ayan guys. Ganyan yung pagkakalagay ko sa kanya sa loob. Tapos, ayan na yung bottles. Yung takip. Tapos, dito lang yung ano, mabibig. Chupon niya. Actually, maluwag talaga siya eh. Oh, asya pa yung iba dito sa ilalim. Ayan mo. I think mga 3 to 4 bottles yung kasya dito. Malaki siya. So, ayan. Yan yung pagkakalagay ko. And then, simulan na natin. So, ayun, ganun lang. Pilutin natin tong auto. So, 51 minutes lang. And then, pagka pinindot yung automatic, automatic mag-start na siya. Sobrang dali lang talaga niya.
Ayan. So, antayin lang natin. Tingnan natin kung magda-dry siya. And, kasabay na nun, nasi-sterilize na siya sa loob. So, ayan. Okay, guys. So, tapos na po tayong mag- sterilize and mag-dry. So, tignan natin. Oh my God! Oo nga! Nag-dry na siya! Actually, medyo mainit pa siya. So, ayan o. Oh, makikita nyo, dry na siya. Tapos yung bottles. Oh, see? Galing! Init-init pa ng konti. So, ayan. Very, very, very easy lang talaga siyang gamitin. So, ayan. Dry na. So, ang galing, diba? Nice one. I like it. Nakakatuwa naman to. Okay, guys! So, we're done na po sa ating UV sterilizer. Gabi, natuwa talaga ako dito. Sobrang dali niyang gamitin. Nakita nyo naman, na-sterilize, na-dry yung mga bottles and toys ni Baby. So, sobrang nakakatuwa. Actually, gusto ko lang i-share sa inyo, guys, na magandang investment ang magkaroon din ng sterilizer para kay Baby, and hindi lang para kay Baby, para din sa inyo. Magagamit nyo to para mag-sterilize din ng mga gamit nyo, like utensils sa inyong bahay, ganyan. At kung ano pa yung mga gamit na gusto nyong i-sterilize, at least safe, si Baby, safe din po kayo. So, for me, it's a good, good investment talaga. Ito, meron na siyang kung ilang minutes lang, and then automatic siya na mag-stop. So, hindi masusunog or hindi masisira yung mga bottles ni Baby. So, nakakatuwa talaga. So, guys, if may natutunan po kayo dito, don't forget to like. Salamat po sa panonood. If you have any questions or suggestions, just comment down below lang po. Nasagutin ko po yan. Based on my experience, syempre dito sa ating UV sterilizer. So, sana nagustuhan niyo po itong video na to. Don't forget to subscribe to our channel. Maraming maraming salamat po for watching. Bye!